Magandang araw sa inyo lahat, guys. Welcome to my channel. Our featured NFT game for today is all about space heroes. Let's go sa outer space naman ngayon. Ayan, guys. So, for anything else, guys, advice ko lang kayo na hindi ako financial advisor or financial analyst. Andito lamang ako upang bigyan kayo ng insight, review, overview ng ating featured NFT game for today. And then, advice ko rin, guys, na do your own research pa rin kasi hard-earned money pa rin ang pinag-usapan natin dito. So, kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, guys, mag-subscribe ka na to help grow with the channel na rin, of course. And then, like ang updated sa featured NFT game na ipi-feature ko sa aking channel, guys. So, let's start. So, Space Heroes, they are claiming na the best astronauts game. The best futuristic astronauts game worldwide. Ayan. So, nagkaroon sila ng hangar sale, guys. Ayan. Tingnan natin. Ito, yung kanilang website. So, napaka futuristic talaga na ano, ng kanilang team as, ano, as outer, sa outer space. Ayan, di ba? Game concept. What's the game concept? Space Heroes is a futuristic blockchain game based on many of the stories we know related to the end of the world. Ayun. So, yun guys, ang kanilang space heroes. They are claimed to be one of the futuristic. Yan. So, you can subscribe to their newsletter, guys. Ito, yan. Sa kanilang newsletter, and then ito yung kanilang white paper. Babalikan natin yan, guys. Let's go below muna. Ito yung kanilang play to earn overview. They have the mission, hangar, mission. It's all about finding planets, asteroids, ship parts, much more. Yan. Hangar, craft, repair, upgrade, own a hangar. Yan. So, hangar means ano to eh? Pinaka-equipment. Yan. Laboratory, craft, exchange, invent, own lab. And so, magkakaroon tayo, guys, ng mga kanya-kanya sarili nating mga ano dito. Assets din na, yan nga, sariling laboratory, sariling hangar, yan. Staking, make passive income, staking out our NFTs, yan. Mining, use tools to mine dark matter ores and get paid, yan. Factory, build, upgrade, mine, passive, in-game resources, market, game store. Ito yung kanilang token, guys. Buy and sell, trade, complete your planes, build your own business in-game. Yan. Limited drops, become VIP holding our pass. So guys, meron silang bukod sa play na kakapital na nagpapalalabas na tayo ng investment, meron din sila tinatawag na VIP access. Yan. Parang mas magandang privilege yun na binibigay nila sa mga ano stakeholders, investors. Yan. So, ito guys yung kanilang mga ano, mga roadmap so far. Ito yung undergo nila. Marketing ng Hero Pass VIP 2 release. Yan. Nasa market na to guys, tingin ko. Ito yung mga tapos na nila. Hero Packs, yan. DMT Start Smart Contract, yan. Twitch Channel, Space Heroes Tokenomic, Vehicles for the Mind, Telegrams Resource, yan. Full roadmap access, in process pa siya, guys, yan. Ito yung guys, yung kailang Space Hero Packs, ito yan. So far, everything is sold out, as you can see, yan. So, yung mga makikita na lang natin sila sa ano sa Atomic Hub. Yan. Kasi they are under Wax Network, guys. So, ano, Atomic Hub yung kanilang marketplace. Gaya ito nung sa Farmer's World. Kung alam niyo yung Farmer's World, ganun yung same ng ano nila, ng kanilang way ng transactions. Meron silang Wax Wallet, and then at the same time, separate yung kanilang marketplace sa Atomic Hub. Ayan. Ito guys yung kanina sinasabi ko sa inyo. Hero Pass VIP 1. Ito yung sinasabi kanina na VIP Level 2. On process to guys. And then ito can be, ito available na to sa ano, from the market nila sa Atomic Hub. Ayan. Mining license. Ayan. Drop available. Diba? Baga makukuha mo to sa ano, sa adventure. Ayan. And then bot and apps, yan. Mothership,
Ayan, Android and iOS app. So magiging available sila sa ano, sa mobile platform, guys. Ayan. And then yung all you need in mining mini games in one bot. So meron sila sa Telegram at saka sa Discord soon. Ayan. Soon magkakaroon sila. Then official Space Heroes game app. So magkakaroon din sila sa Android and iOS. Ayan. Soon to ano. Then eto naman guys yung kanilang Heroes Season 1. So ibig sabihin for the next update madadagdagan yung kanilang hero pool. Ayan, guys. So so far meron silang 3 4 7 10. Oh, ayan guys, meron silang 10 heroes: scientist, chef, captain, pilot, electrician, miner, mechanic, software engineer, explosive expert, explorer. So ito guys yung mga available na heroes nila. Ayan. As of season 1. And then sa tools of season 1, ito yung mga availables. Apat lang guys. Ito lang, apat lang siya. Ayan. Vehicle ship. Siyempre, kung may heroes ka, kailangan mo rin ng transporter para, kasi nasa outer space nga. So, kailangan pa rin ng transporter. Ayan. Ito yung mga transporter nila na available for now. Sa season 1 din yon. Then, crafting planes. Ito yung pinaka parang receipt guys para mabuo natin yung isang plane. So eto, kung nakikita nyo yung image na to, correspond, nakakorespond dito sa kasa na ano, na spaceship. Yan, crafting pack. So yan. And then mining game mode, eto yung mining game mode October. So from step 1, hold a license or VIP pass. Ayun nga guys, bae, sinasabi ko sa inyo kanina may VIP pass sila. Step 2, buying tools, craft vehicles. Yan, kailangan nating gawin to. Imint, kailangan imint yung kanilang vehicle. And then mine DMT ores. And then step 4, get paid. Saka natin makukuha yung ating mga earn tokens after the mining. Yan. So Telegram and Discord resources mining. So ito guys from the Discord. So ito yung parang pinaka giveaway guys. Yan. Ito yung mga... Ito guys, so since you spend a lot of time on Telegram and Discord, we created a bot that will make the time you spend chatting with your friends more productive. Yes, you know, you can mine essential resources for crafting. Ayan. So guys, so parang pinaka extra giveaway nila to guys na pwedeng ma-convert din sa coins. Ayan, Telegram, ayan. So core team guys, they are very very strong docs, diba? Search pa rin natin guys. Ayan. So para na transparent naman, everyone is transparent aside dito. Ayan. Then, ito yung mga tingin ko mga backup nila. Ayan. Ayun nga guys, sabi ko sa inyo kanina, this is the marketplace, Atomic Hub. And then, ito yung network nila guys. Ayan. And then, let's go back to the white paper. Ano nga ba yung mga meron sa white paper nila? And then... So, ito guys, yung kanilang white paper. Available ito guys, so on Atomic Hub Space Heroes Holding LLC 2021, yeah, futuristic astronaut game. Yan, so maraming nakapaloob guys sa kanilang ano, sa kanilang very detailed to guys, tingin ko. Ayan, oh. Introduction, distribution. Ito guys yung nagustuhan ko sa distribution nila guys, nabasa ko rin kasi to kanina. We are focusing on a win-win income machine. So, ibig sabihin, everyone has a chance na magkaroon ng potential profit talaga sa game na to. Na binibigay nila, na, you know, na, yun yung pinaka-concept nila, guys. On giving the community the option to earn more with less payment. Less tax, parang ganun. Less fee, yan. It is an airdrop strategy where the community takes more instantaneous short or long and long-term benefits with a few risks since it does not make investment. So, yun nga guys. Kumbaga, binibigyan nila tayo ng assurance na even in a long, short or long-term, diba,
they see through it na furious pa rin yung binibigyan tayo ng security na mas mababa pa rin yung risk when it comes sa game nila, diba? Yan, na hindi madadama yung investment. Yan, yan yung sinasabi nila, guys. Yan. Attributes. Eto, guys, nagustuhan ko rin to. Sa heroes attributes. Kasi may kakaiba dito, guys. So, sa attributes, guys, ito yung mga nakapaloob. Yung function, HS, tawag nila dyan, HS as symbol, moral as L, special characteristic, SP, altered AL. So, kung babasahin natin yan, guys, unique roles, the hero have the unique roles, and to unlock this function in the game, at this one, hero is required. So, kada hero, guys, magkakaroon ng ganitong ano, function na tinatawag. So, ayun, guys, oh. For example, guys, without engineer, you could not make the ships you need for the mission. Oh, yun, guys. So, kumbaga, kailangan natin ng specific job class, kung tawagin, para mabuo natin yung isang mission. Ayan. So, sa moral, at this attribute is what we call luck. The more rank rarity the hero has, the more moral he provides to his crew. His loot chances on task increase. So, ayun, guys, napakalinaw naman. So, mas mataas yung moral within the crew, mas mataas yung chance din na mas maraming makuhang loot. Yun yung sinasabi dito, guys. Yan. Special characteristics. This characteristic is a unique attribute for each hero. Okay, so, sabing engineer, meron siyang special characteristic na tinatawag. Parang ganun, yan. Ito, you guys, yung kakaiba, yung altered. Special attribute who only special, unique, collectors, limited, heroes have. So, pili lang na pili lang yung meron nito, guys. Pili lang. Ang meron lang, yung special, yung unique, yung collectors, yung limited. Ang merong altered na attributes. Kasi, guys, ito yung mga ano eh, parang rank, yung rank ng isang ano, ng isang hero. Etong special, unique, collectors, saka limited, guys. So, pili lang yun na merong altered. Ito, guys, papakita ko mamaya sa inyo. Fatigue, after several uses, the hero needs to rest. Oh, so, parang ito yung pinaka-stamina, guys. Yeah. Use labor, replenish the full hero fatigue yan. So, ito yung guys niya sabi sa altar do. So, kung titingnan nyo dito, guys, wala siyang AL, ito sa pilot, mechanic, miner, scientist. Wala siyang, tsaka explosive expert, wala siyang AL, wala siyang altered. Pero dito sa explorer, captain, chef, electrician, software engineer, meron siyang altered. Ayan. So, yun, guys. Established value will be made public after completing the testing phase. So, everything is under development pa rin. Pero ongoing na sila, guys. So, nag-disclaimer naman sila rito. Yan. Kung nababasa to ng ibang ano, guys, ng ibang players. Kaya nga, andito tayo, guys, para at least malinawan tayo sa ating mga ano, sa ating pag-explore sa ganitong klase ng game. And then, yun. So, ships, tools, and boost. Medyo ano to, twisting, may twist siya na dating yan, di ba? The ship are used as a vehicle to complete the task on Space Heroes game. Ito nga, guys, sabi ko sa inyo kanina. So, kailangan natin ng ship para mag-deploy ng mga heroes natin, yan. Ships are affected durability and penalty. Oh, yan, guys, may durability and penalty na tinatawag. Time capacity and luck factors come from the hero used. Ayun nga. Doon pa rin nagbabase, guys, sa time capacity and luck factors na tinatawag. Not direct from ships. So, based yan sa hero. Iba naman yung ginagawa ng ship, guys. So, ang ginagawa lang ng ship para i-transport yung hero. Ayan. The penalty is the factor who mark the difference between the ship's use. Yan.
So ito yung nagsisilbing parang yung penalty na tinatawag, nagsisilbing parang referee. Referee, no? So parang ganun yung dating niya, guys. Yan. And then mole, vehicle used as a mining tool in the mining game mode and planet mining. So guys, yun yung term nila, mole. Cargo, heavy ship used as a mining tool, boost in planet mining. Kaza, fast ship used in missions. So magkakaiba, guys, ng ano to, ha. Yung mga transporter nila, guys, magkakaiba ng ano, ng gamit, ayan. Ng utility, yan. Colonizer, heavy ship used for exploration. NFT burn penalty if a planet is found. Tipong sinasabi rito, guys, may additional fees. Yan. May sarap tinatawag na tool. Has one of the several characteristics depend on the rarity. Yan. Sa tools. At least naman, binanggit nila rito, di ba? May rarity pa rin na kailangan i-consider. ADN, limited to a single quantity minted. Syringe, generate temporary use dope tokens every 24 hours. So may limit lang to. May limit lang to, guys. Within 24 hours duration, these tokens will be mini enhancers for the laboratory, improving the deficiencies. So parang ano siya, guys? Booster sa laboratory, yan. So para tingin ko pag may pag kinakrap ka, nag gumagawa ka ng machine, mga tipong ganun, yan. Yan, guys, yung staking, meron sila staking mechanism, hindi naman tumawala talaga pag when it comes to ano ganitong NFT games, yan. Laging sinasama na nila tong mga to, yan. Go back to this white paper, guys, para mas lalo nating maintindihan. And then storage limit upgrade, and then sa for each storage limit, guys, may corresponding cost, upgrade cost. Ayan. So the higher the storage limit, the higher the cost. Ayan. So may disclaimer pa rin sila dito, guys. All the values and numbers can be improved in alpha test. So under development, so ang kagandahan dito, they are saying na mas may improve pa tong kanilang ano staking mechanism in the future. Yan. So miners receipts before alpha. So ito, guys, yung mga sample ng ano miners receipt, and ito siya. Yan. So overcharged battery generator, generator A1, yan, overloaded generator. Ito yung mga ano, guys, kailangan. Yan. So, may disclaimer again, guys. Max supply in this document means the total minted. Mean the total minted. Max supply burn means the total of those that were not minted and were discarded. Not minted. So, may ang ganda ng burning process, guys, base dun sa disclaimer na binigay nila, di ba? So, ano, hindi natetenga yung mga item. Yan. Yan nga yung sa minting nila, di ba? Heroes, in-game features overview. So, new players mechanism allows new user to get in the purchasing in the NFTs required to play with an amazing ROI. So, yun, ha? They are giving us na you have a full potential na may ano agad, na may ROI. Yan. Then, mission and vision. Yan. In-game features overview. So, ito, guys, and then, ito naman, naka-detail naman siya. Repair, ito, guys, so, meron silang tinatawag na repair kit. One uses full recovery, yan. Parang ano to, tawag dito, para siyang i-re-regenerate mo yung parang pinaka yung fatigue niya, guys, yan. Parang ganun. And then, every new tool needs a new slot. Yun. Ito yung, guys, yung mga kailangan consider to mga to. Slots can be unlocked with DMT. Ito yun. So, ito yung mga, ano, guys, yung mga additional information para mas mapagaan yung, ano, yung pag-adventure natin through outer space. Yan. Ito yung mga yun.
and in-game overview, and may tinatawag pa rin sila na tools from rarity. Ayan guys, meron silang corresponding percentage, penalty, and then durability, yan. From common to mythic, yan. And then from lowest to highest percent, from highest to lowest percentage, from durability. Siyempre, mas mataas yung rarity, mas mataas yung durability, yan. Mold vehicle, yan. Ito guys, yung mold vehicle kanina, yan. Binanggit diba kanina to? Generate 1 energy, 1 hour. Oh, matagal siya. Till storage get filled. Storage 12 energy. Marabi. So, within 12 hours, guys, bago mapuno yung ano, mag-generate ng energy yung isang mold vehicle. So, at least dito alam nila. Mold require 4 energy to combine with tools. And every mint burn 4 energy. Ayan. So, yun guys, malinaw naman doon. So, tatlong beses mo lang pwedeng magamit yung ano, yung tools. Kasi nga i-divide mo yung 12 energy mo sa 4. So, 3 times mo lang siya pwedeng magamit. Ayun. Total are mandatory to use mold vehicles every rarity of the mold. Yeah. Manual mining, first game mode after. Ito guys, so yung yun nga, yung VIP access. Buy tools, yan. Start mining. Mine DMT ores, yan yung pinaka-token nila. DMT, ito guys, oh, governance nila, oh, token. And in-game features and overviews. Ito yung, ito pa pala guys, yung ano, yung Luxium. Luxium na tinatawag, tsaka Nanonium. Most resistance metal, yan. Isa to sa mga gagamitin din sa in-game bukod dun sa ano, bukod dun sa isang token nila. Ayan. And then buy and sell trade in-game marketplace with a 5% fee. Ayan. May fees pa rin. And disclaimer, misinformation still pending for next update after the team meeting and stress calculation and test. So yun guys, main, at least malinaw naman guys, everything sa document nila, they put disclaimer, diba? Na hindi, wala pang kasiguraduhan na ganun ka-stable yung kanilang ano, yung kanilang game, diba? So, at least ina-advise nila ang mga tao. Yun yung maganda doon. Yan guys, about ito guys, about VIP hero membership. So, pag kumuha tayo guys ng ano, ng VIP pass, may mga corresponding ano yan guys sa tawag dito, may corresponding privileges. Ayan. Ito yung mga privileges nila guys. Ayan. Basta balikan nyo na lang guys. Ayan. Tokenomics guys, they have 1.5 billion supply. And then symbol nila DMT. And then name si Space Hero Dark Matter. Ayan. Ito yung kanilang distribution guys within the game. Ayan. So ang lima lang ang meron sila guys, kung mapapansin niyo napaka konti lang, pero full blast yung binibigay nilang ano, token sa NFT staking at saka sa play to earn. Doon sila mismo nag-focus, wala nang ibang ano. Baga nandoon yung kanilang malaking nilaan na token, 'di ba? Napakaganda. At least talagang para sa players, 'di ba? Sa mga investors, ayan. Ayan guys, token, may transfer fee na 7% naman. Kanina 5% yung isa. Listing price, BEP 20. Ito yung BEP 20 and USD next phase. So, we'll see guys kung magkaroon nga ng BEP 20 and USDT. Kasi ang ano pa lang nila ngayon, available nila Wax, under Wax wallet, di ba? And then ito guys, oh, fees collected for each transaction will be distributed among different pools. Ayan. Payment for ownership like hangar owner, marketing, yan. Ito guys, yung mga ano, ibang additional information din for different pools na ano, yan. So another disclaimer again, yan, sa ano na to. Misinformation still pending for the next updates, yan. Yan. Hero packs sale details. Ayan guys, nagbigay sila ng overview ng at least, diba? Ito, mas madaling intindihin, diba?
Special packs, 4 cards, $20. Ayan. May mga pricing agad sila, guys. Ayan. Hindi naman ganun ka-costly. Kaya pala ang bilis na ubos, guys. Hindi siya ganun ka-costly. Kasi affordable yung mga packs nila. Hindi ganun kamahal. Pero napakaganda ng game nila, diba? Oh, napakaganda. Diba? Baga sulit. Sulit. Ito yung mga sulit laruin, guys. Hindi ka taasan pero talaga mapapawaw ka sa binibigay nilang rewards para sa mga players. Kaya not knowing din talaga na mabilis maubos yung packs nila. Kaya nang pinakita ko kanina kayo sa inyo sa website nila, di ba? Ubos na. Heroes taking power. Ito guys. So, syempre, the highest is unique sa heroes taking and then lowest is common. Ayan. Heroes are not destined to be used only for staking by the reason their power are under our miners. Oh, okay, malinaw. So miners lang pala talaga ang may kakayanan kasi nga dahil sa power. Ayan. And then ito yung kanilang SH and mechanism and oracle. Ayan. Within the ano guys, within the player, airdrop in games or yan. Kailang within the ano sa environment na umiikot yan. And then white paper. Ito guys yung nakapalab sa kanilang white paper yan. So grabe, grabe yung game na to. Hands down ako. Yan. Sobra, sobrang hands down ako kasi napaka ano, napaka isa din sa mga promising game na magandang lagyan ng ano ng investment guys, sobra sobrang ano sobrang napaka ano napaka ganda niya. Yun nga, talagang aaralin mo to kasi ano eh medyo ano din may dinagdag sila na twist sa game na to kung mas lalaliman mo pa yung deeper understanding dun sa game. Talagang mapapawa ka kasi ano, kakaiba siya. Kakaiba yung mechanics na meron siya compared doon sa mga sa iba kong na ano na when it comes to ano outer space na mga genre. Ayun, yung mga space is outer space na genre 'yon. So, overall goods na goods to, guys. Goods na goods. Nasa sa inyo na to decide kung sasabay kayo sa marketplace nila para makakuha ng mga assets and at the same time man na makapag-start na maglaro. So, thank you for all watching guys. Hope na nagustuhan nyo yung ating review for today for this Space Hero NFT game Outer Space. Ayun. I hope na napunta ko kayo sa Outer Space sa review na to. Ayan. So, hit like, comment, share, and subscribe and don't forget to hit the notification bell button para lagi kayong updated sa aking NFT features dito sa aking channel guys. So stay tuned. God bless and peace out.